Alright, kabakyard, nga pala. So, ang sukat pala nito kabakyard is 1 half. So, pag bumili kayo, 1 half yung bilhin nyo. Ayan, kung gaano kalaki yung butas niya, 1 half kabakyard. So, the same din sa socket range na nabili natin. Ayan. So, balik tayo dito kabakyard. So, paano ba iset? Let's say, for example, kabakyard. So, ito, makikita nyo. Ito'y isang lock at saka anong tawag nito? Lock at open niya kabakyard or unlock. So, dapat yung i-unlock muna. Yan. Para ma ikot-ikot nyo ito kabakyard. Kasi pag hindi mo ito i-unlock, hindi mo kasi ito maikot. So, dapat i-unlock mo muna. So, the same din kung gaano ka mag-lock or mag-unlock sa bolt kabakyard or screw. So, unlock natin. So, ganyan. Lock, unlock. So, unlock is counterclockwise. And then, pahigpit naman is clockwise kabakyard. So, yan. So, ilagay natin sa zero. So, makikita nyo kabakyard. May guhit sa gitna, di ba? So, nakalagay dito sa taas kabakyard is 210 newton meter. So, ito yung maximum niya at ito yung ito yung minimum niya, which is 28 kabakyard. And then meron din 42, 70, and then and 84, and so on. All right? So, and then dito din kabakyard may mga numbers. So, paano ba 'to gamitin? So, basic lang kabakyard ang alam ko nito. So, let's say yung nut natin sa ating panggilid, yung sa bell at saka sa drive face natin kabakyard, yung pang-lock natin na nut is dapat ang newton meter na i-apply natin doon kung gaano siya kahigpit, yung torque niya is dapat nasa 40 to 60 newton meter lamang. So kung i-apply natin kabakyard is 40, walang 40 dito kung makikita nyo, so 42 lang. And then 28. And then makikita mo kabakyard, mayroong center dito. So dito natin itatapat yung mga linya na dito sa baba kabakyard. So kung 40 ang igagamitin natin, yung torque niya, so 28, hanap lang tayo ng 12 dito kabakyard. So makikita nyo may 12 dito, di ba? Para maging 48. So 28 plus 12, that would be 40. So kung 40 yung i-apply natin, So makikita nyo din dito kabakyard, may line sa baba. So dapat itatapat natin tong 12, yan, itong line ng 12 dito sa center. And then dapat ito is natatapat dito sa baba ng 28 kabakyard. So ganito yung magiging sistema kabakyard. Pitan ko kabakyard, ha. Ayan. So kung kita nyo kabakyard, itong line ng 12 is nakatapat na dito sa center. And then ito naman kabakyard, yan, is nakatapat doon sa baba ng 12 kabakyard. Kasi yung itsura niya is para siyang ganito kabakyard. Itsura niya parang ganyan. So, ganyan, di ba? Ganyan yung itsura niya. So, dapat ito, itong side na to, itong circle na to, yung iniikot natin, dapat nakatapat dito. Dito kabakyard. Yan, nakatapat. And then, yung sa center naman, yan, dapat nakatapat kung ano ng number ang gusto mong kunin. So, last lang ito kabakyard. So, kung 40, 28, plus 12, nakatapat yung center niya. Ayan. So, that would be 40. So, ganyan lang kabakyard. So, pag natapat nyo na, higpitan nyo lang para hindi na maikot. So, higpitan nyo na kabakyard, ganyan. And then, yan, tama na. Nakatapat na siya and then pwede nyo nang gamitin kabakyard. So, sa paggamit naman ito kabakyard, the same lang din sa higpitan nyo. Pag tumunog to kabakyard, meaning nakuha na niya yung 40 na torque. So, ganun lang yun. So, pag hinigpitan mo,
hindi pa siya tumutunog, hindi pa siya nagki-click itong torque range nating kabakyard. Pag nagki-click na, meaning umabot na siya sa torque na sinet natin, which is 40. So ganun lang kasimple kabakyard. So another example kabakyard. So luwagan natin. Huwag niyo ikutin 'to kabakyard pag 'yan. Huwag niyo ikutin pag hindi niyo naluwagan ha. Luwagan niyo muna dito. And then for example, let's say 70 kabakyard. 70 yung kunin natin na torque. Napakadali lang kasi meron 70 dito. So itapat lang natin yung 0 kabakyard. So ikutin lang natin. Ikot-ikot lang. And then makikita nyo ang 70 kabakyard. Nandyan, di ba? Yung baba sa 70. So zero, ilagay natin sa 0 kabakyard. So tatapat yan sa 0 dapat. Ayan, yung line. Sumobra siya. Ayan. Alright. So, yan kabakyard. Kung makikita nyo, 70. And then, nakatapat sa 0. So, tinapat natin sa 0 kabakyard kasi 70 lang yung gagamitin natin na torque. Okay? Pag gusto mo naman ng 72 kabakyard, then itapat mo na naman sa 72. Sa 2. Ganyan. Yan. So yan, 72 na yan. 70 plus 2. Itong 2 na to, nakatapat yung center line dun sa center din sa taas. Ayan. So meaning that would be 72. How about kung 73 kabakyard? Wala namang 3 dito sa baba. So simple lang. So ang counting nito kabakyard, since nandito tayo sa 2, for example, nandito tayo sa 0, 0, 1, 2, 3. So, dito natin itatapat sa 3. So, ikutin na naman natin. Dapat yung 3 na yan. Ito. Dapat malagay natin sa center para magiging 73 kabakyard. Ayan. Alright. So, nasapat na natin. Sapat na ba? Kulang pa. Ayan. Kabakyard. Alright. So, yan. 73 yan. So, ganun lang paggamit kabakyard. Pag natapat nyo na, higpitan nyo naman ulit para gamitin nyo naman sa pagigpit ng nut or bolt kabakyard. And then pagtutunog, meaning umabot ka na sa range na sinet natin dito. So yun lang. So ganun lang sa paggamit ng torque range kabakyard. So ipapakita ko sa inyo actual sa next video natin para hindi hahaba yung video natin kung magki-click ba talaga sa depende sa settings natin na nalagay natin dito. Okay? So, yun lang kabakyard. So, hanggang dito na lang and then see you in the next video.